siyang ginagawa eh. Marami niya si Kaso. Wala pa siyang oras para mapag-usap sa'yo, Lazaro. Sigurado ka, yun lang ba talaga ang dahilan? Meron pa bang iba? Huwag ka mag-alala kapag pwede na sasabihan kita. Sige. Balitaan mo na lang ako kapag ganda na siya makipag-usap. Sige. Hello. Nakapwesto ka na ba dyan? Yes, sir. Dito na ako, sir. Abangan mo na dyan si Juan. Pagkatapos, dalhin mo siya sa akin. Sige, sir. Ano, boss? Mukhang sa iba na naglulungga si Juan. Malabo naman, nandun pa siya sa poder ng big boss niya. Iloloko niya lang tayo. Siguradong meron pang nagkaroon ng interest kay Juan dahil sa mga koneksyon nito. Sino pa, Miss Lily? May mga iba pang naghahangad na maging pinakamakapangyarihang leader ng drug syndicate ng bansa. Ang hirap nito, hindi natin alam kung sino sila. Ano kung naunahan na tayo? Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon, Miss Lily? Kailangan ko makausap si Lazaro. Una, para ituwid ang utak niya na wala siyang pag-asa. Pangalawa, baka magkaroon na siya ng silbi at tulungan niya tayo na hanapin si Juan. Lazaro. Lily. Finally. Kumusta ka na? Tagal nating hindi nagkausap. Marami kasi akong ginagawa. At kaya kita tinawagan. Dahil gusto ko na ako mismo magsabi sa'yo bago ka masiraan ang ulo. Ano yun? Nagpropose na sa'kin si Oscar. Tinanggap mo? Siyempre. Di ba yun ang plano? Mula sa palasyo, sinahayag ang impeachment nila Pangulong Oscar Hidalgo at Presidential Advisor Lily Ann Cortez. Ilang buwan matapos ang ni Pangulong Hidalgo sa publiko na may namamagitan sa kanila ni Ms. Cortez. Tingnan mo alam. Mukhang hindi lang tayo ang nagagawa ang gusto natin. Mukhang umaasyanso na si Lily, ha? At dahil doon, Lazaro, pwede wag mo na muna akong kontakin.
ayokong sumablay. Kapag first lady na ako, lahat naman tayo makikinabang. Hindi ba? Teka. Paano kung kailangan kitang makausap? Basta, ako ang kukontak sa'yo. Kasal sila ng presidente, mas magiging makapangyari ng babaeng yan. Kaya kanyang ituro at ipatumba. Matalino si Lily, pero sa lahat ng ginawa niya, dito ko hindi bilib. Pwede niyang gawin yan, pero hanggang kailan niya mapapanindigan, Jacob? Hanggang kailan niya maitatago ang totoo niyang pagkatao sa matalinong presidente? Cardo, apo. Alam na ba kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito? La. Si Capbart po. Si Capbart? Lumyang-lum. Dapat yung pagdusahan ang kasalanan ginawa niya. Huwag kayong mag-alala, Lola Flora. Pinagbabayaran ni Capbart ang kahayupang ginawa ng kinaayana at Bubbles. Nabubulok na siya sa kulungan ngayon. Dapat lang! Kasi kung hindi sa demonyong Capbart na yan, hindi mawawala yung baby ni Bubbles. Hindi siya magdadalamhati ng ganyan. Lazaro, didiretsuhin na kita. Ano yun? Ayokong mabulilyaso ang kasal namin ni Oscar. Hihilingin ko ang kooperasyon mo. Nakikiusap ako sa'yo, huwag ka nang gumawa ng eksena. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Alam mo, nagiging makasarili ka na naman eh. Meron akong mga dahilan kung bakit tutol ako dyan sa gagawin mo. At isa pa, nararamdaman kong lumalayo ka na sa akin. Ang hirap mo naman kausap. Malinaw naman ang usapan natin noon kung bakit natin ginagawa ito. Hindi ba? Kapag ako naging first lady, tayo ang magiging sole distributor ng drugs sa buong Pilipinas. Talaga? O baka naman pinoprotektahan mo lang si Oscar? Ano? Hindi ba lumalambot na ang puso mo sa kanya? Posisyon niya ang pinupuntirya ko! Alam mo, Lily, gusto ko sanang maniwala sa mga sinasabi ko. Pero iba ang nakikita ko. Nararamdaman ko, nahuhulog na ang loob mo sa akin. Lazaro, ang laki ng sakripisyo ko dito. Pwede akong mahuli, makulong, o mapatay. Kalahati ng buhay ko ay pagpapanggap ng dahil sa negosyo ito. Hindi mo na ako makapapaniwala. Nababaliw ka na ba? Kapag hindi ka tumigil... Ano? Pinagbabanta mo ba ako? Subukan mo kayang lumagay sa lugar ko. Baka sakaling tuminuwi ang utak mo! Lilian Cortez, ang ginagawa mo dito, ba't kausap mo si Lazaro? May kinalaman ka ba sa pagpapadukot sa akin? Boss, nakatakas si Juan! No!
siguradong magkikita tayo ulit. At sa pagkakataong yon, sisiguraduhin kong isa ka ng malamig na bangkay. Isang tao lang. Natakasan pa kayo? Tatangan ninyo ang mga inutil! Magsilalas niyo! Napakamalas naman ang araw na ito. Kanina si Lily. Ngayon naman yung hayop na kuha na yan. Palpak talaga yung mga tauhan mo. Hindi ninyo ginagawa ang mga trabaho ninyo! Tingin-tingin ka pa. Nasa na si Mr. Smith? Parang nananahimik siya ngayon. Nasa Boracay, enjoying the sun and sand. Nag-e-enjoy siya? Habang ang sindikato niya dito nanganganib? May tiwala naman siya that we are doing our jobs. Actually, tinatanong nga lang niya kung ano na ang balita natin kay Juan. Ernesto, malaki ang Pilipinas. Kailangan ko ng panahon para mahanap siya. He hopes it will be soon, Lily, bago raw siya umalis. Gusto niyang maayos lang ang lagay ng drug operation sa bansa. Sir, alam ko hindi to tamang panahon. Para pag-usapan natin to, Cardo. Pero gusto ko lang malaman mo. Napatay na si Chloe Delgado. Paano nangyari yun, sir? Sino may kagawa nito? Pinastok ang isang lalaki yung safe house. Pinatay mga polis doon. At pagkatapos doon, pinatay si Chloe. Sir, paano na yan? Paano na ang kasong hawak natin? Meron na ubok yung suspect kung sino gumawa nito. Oo. Malakas ang totoo. Isang tao lang maaaring gumawa nito. Ang grupo nila rin nato ay polito. Siya din nasa isip ko. Pero kailangan natin investigahan. Saan si Aliana din? Maayos ng kalagayan niya, Mr. President. Pero si Bubbles, siya ang inaalala namin. Kaya nga mas gusto namin na palaging nasa tabi niya. Yes, I understand, Diana. Kung kailangan mo siyang damayan, kasamahan, puntahan mo. Thank you, Mr. President, but there's more bad news. Ano yan? Si Chloe Delgado. Ano nangyari? Patay na siya, Mr. President. Sir, according to the CIDG, may isang tao na sumugod sa safe house at kinuha si Ms. Delgado. Isang tao lang? Kung sino man ang gumawa nito, he was very skilled. Alam ko, isang tao lang ang makakagawa niya. Si Renato Hipolito. Yan din ang iniisip ni na General De La Cruz, Mr. President. Susunod natin gagawin, Tito Ren. Kailangan muna natin ayusin ang sistema natin, Jaiko. Sistema? Ano yun? Kakalma muna tayo ng konti. Masyadong malaki ang nawala sa atin sa gulong nangyari sa kabago. Kailangan muna natin bumawi. Magpapayaman muna tayo, magpapalakas ng puwersa at hinding-hindi tayo titigil, Jaiko. Wala tayong sasantuhin hanggat hindi tayo ang nagiging pinakamalaking kartel dito sa bansang ito. General, hindi ko ata kakayanin.
Ganito pala yung pakiramdam ng mawala ng anak. Parang laking parte ng buhay kong nawala. Hindi ko mala siya nahawakan. Hindi ko mananalikan yung anak ko. General, sobrang sakit. Kailan mo mawawala na itong sakit na to? Kasi hindi ko kaya. Nagtindihan kita dahil... dahil yan din ang naramdaman ko nung namatayan ako ng anak. Alam ko kung gaano kasakit yan, Bobwals. Pero yung sakit na nararamdaman ko noon, yun din ang nagpaalala sa akin ng mga masasayang alaala namin na minsan nagkaroon din ako ng anak. Boss, pamapasukin ba tayo ni Lily? Alam niya ako anong makakabuti para sa kanya. Pero sabi mo nun, hirap kalaban si Lily. Hindi kanya rerespetuhin ko, hindi kanya kinakatakutan, boss. May sasabihin ako sa kanya na siguradong katatakutan niya. Hello, Lazaro. Lily, nandito ako sa harapan ng bahay mo ngayon. Kinakailangan natin magkita at mag-usap. Anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang pupunta dito? Bakit? Dahil darating ba ang Pangulo? Bakit hindi mo ako ipakilala sa kanya? Sabihin mo, nandito ang kaluan niya. Ang lakas ng loob mo? Hayop ka? Alam mo, Lily, kailangan mo akong harapin. Dahil may hawak akong ebidensya na siguradong ikasisira ng lahat ng mga plano mo.